Okay. Good morning. Didiscuss natin ngayong umaga, mga kaibigan, biological assets, no? Actually, na-discuss ko na ito noong una. And because of some technical problems, mahina ang sound, I decided to make another video for you to better understand. Maybe mahirap intindihin kasi mahina ang sound nung nauna. So quick review lang ito ng ating accounting for biological assets. Okay, ah. Bibigay natin ang mga initial information, definition, no? Actually, didiscuss natin dito yung initial recognition niya, subsequent measurement, balance sheet presentation, and kung may time, journal entries. So, let's start the topic by defining what is biological assets. Well, biological assets are living plants and animals. So, for those businesses na mayroong living plants and animals involved in their business operations, they are considered as biological assets. Okay? Ano tong biological assets? Sabi, if the plants and animals are to be harvested and the intention is to make it as agricultural produce, as they call it in accounting, agricultural produce, no, they are considered as biological assets. Also, we also considered yung annual crops, yung mga inaani natin on an annual basis, regularly, yan ay biological assets. Okay? We have to more elaborate on this. Yung mga bearer plants, like for example, merong kang mango tree, no? Yung mango tree mo, yes, they produce fruits. But how do we classify yung tree? The tree is not under the IAS 16, no? Kung ang bearer plant or bearer plant, as we call it in accounting, is not really intended to be harvested in the next 12 months, hindi siya magfo-fall under biological asset. Instead, siya ay magfo-fall under IAS 16 or property, plant, and equipment. But the crops or the fruits that this bearer plant produce will fall under this category dito sa IAS 41, which is biological asset. Okay? So, yon ang ating dapat medyo i-take into consideration, no? Yung mga bearer plants, no? Although they produce fruits, and yet they are not really intended to be harvested, no, in the next 12 months, they will fall under property, plant, and equipment. On the other way around, if there are plants, no, bearer plants, which are really intended to be harvested and to be used as agricultural produce, yung mga lumber, no, yung mga puno na itinanim para maging lumber. Now, if they produce fruits,
that is an additional item for the biological asset, since they qualify as isupply, no, as a product of these bearer plants. Okay, so yan ang ating qualification at definition ng biological asset. Okay, next category, initial recognition naman. How do we initially recognize these biological assets? Sabi dyan, no, ang recognition ng biological asset is at their fair market value less cost to sell. Okay? Yon ang ating recognition dyan, no? And any gains or losses in the acquisition or purchase in the process is recognized in the profit and loss statement, no, or statement of comprehensive income. Then another one to be another one to remember always, a newly born animal, no, is immediately recognized as income. No, income siya immediately. Yung ipinanganak ng isang biological asset, nanganak yung biological asset, they are considered immediately as income for increase in the fair value due to physical change of biological asset. Remember that, okay? Yung newly born. Next, disclosure requirement in the reporting to financial statement. Actually, we have a separate account for biological asset, but the one thing that we should remember is that there should be a note, no, a note to the financial statement showing the reconciliation to the changes in the carrying value of the biological assets, no, during the period. So magkakaroon ka ng info on the notes to financial statement, no, showing a reconciliation. You should reconcile, no, historical information for that matter, kung paano nag arrive at the ending, no, ending carrying value ang ating biological assets. Also, the changes in the fair value of the biological assets due to price change and physical change should be reported separately. Hiwalay, ano? Hiwalay natin yan. Ilalagyan natin ng tabulation and computation, how did we arrive at the final or the fair value at the end of the reporting period, no, and we report them as two categories, yung change in fair value due to price change and increase in fair value due to physical change. So kailangan nakahiwalay. So para mas maintindihan, gagawa tayo ng illustration. Illustrative problem natin ito. Ayan. So simpleng problem para lang makita natin ang application. So okay, let's start para matapos natin ito ng mas madali natin itong makuha, no. The problem is, for the year 2020, lockdown company has the following balances for its biological assets. Okay, meron siyang 2-year-old na animal
no? Meron kang 2-year-old animal, 10 piraso siya, no? At the end, at the beginning of the year, ayun, January 1, okay? Sabi, 2 taong animal, 10 piraso, ang carrying value niya as of January 1, actually, wala pa dito. Mamaya natin ibibigay yung carrying value. Actually, nandito yan eh. Ang 2-year-old animal, ano, at January 1 is 100. Okay? Dapat nandito na ilagay natin. Okay? So, ang carrying value niya as of January 1, yung 10 is 100 pesos per animal. Per piece. Ang tawag niya, piece. Okay? Then, nung July 1, a 2.5-year-old animal was purchased. May biniling isang piraso na animal binili nung July 1 at the amount of 108 or 108 pesos per unit or per piece. Okay, now let's go straight here. Ano ang fair market value niya less cost to sell nung July 1? Ito yan. 2.5-year-old animal, siya ay may fair value na 108. And, it was purchased on July 1 at 108, which is equal to the fair market value. Okay? So, no problem tayo. 2.5-year-old nung July 1, binili, with fair value of 108, nabili din siya ng 108. Then, on the same date, July 1, may pinanganak, ano? Merong isang, may buntis pala na biological asset, nanganak ng isang hayop uli nung July 1. Nanganak siya. So, let's go straight. Ano ang fair value niya at the time of birth? So, ang newly born nung July 1 ay nagkakahalaga ng 70 pesos. So, let's not forget all about these prices, no? Ang 2-year-old nung January 1, 100 pesos. Ang 2.5-year-old nung nabili nung July 1 is 108 pesos at nabili naman siya talaga ng 108. Okay. At nung pinanganak naman nung July 1, no? Meron tayo sa tabulation na fair market value na 70 pesos, okay, per unit. Okay, and during the year, no animal was disposed of. Walang pinagbili, no, the whole year, walang pinagbili. So, these are the questions. What is the fair value of biological assets as of December 31. So, we really have to take into account, no, all those changes in the fair value para ma-solve natin itong question number 1. Okay? So, mahaba-haba ito. So, start natin ang pag-solve. So, let's go back again to the question. So, ang solve natin yung number 1. Fair value of biological asset as of December 31. So, marami-raming considerations and collation of information ang kailangan dito. Okay? So, sige, solve natin yung number 1. So, fair value as of December 31. Okay? 31. Sige, sisimplify na lang natin yung... Okay. Ano ang kailangan natin? So, we will go back to the information. So, sa information, meron ka daw 10 pieces na 2-year-old nung
noong January, okay, 2-year-old siya noong January 1. So we are reporting our biological asset for the year end December ending the month of December. So from January 1 to December 31. Again, start tayo dito, yung 2 year old nung January, no, by December 31 siya ay 2 years old pa rin ba? Hindi. 3 year old na siya. Ayan, no, 3 year old na siya, yo. By December 31. Okay. Kaya kasi sabi nga natin doon sa rules, any changes, ano, we have to consider all the changes para mag-arrive tayo sa correct reporting ng ating biological asset at the reporting date. We really have to report this at their updated fair value less cost to sell. So, pag sinabi rito na 3-year-old animal at 120 each, ito na yung updated na fair market value niya. So, lalabas, kukunin lang natin yung fair market, yung ating fair value at the end. So, we can go straight, ano, 10. Wala namang pinagbili, oh. Kaso, hindi 2-year-old ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay 3-year-old because 2-year-old siya noong January 1. 3-year-old na siya noong December 31. So, okay? So, yun lang ang madali nating makuhang information. So, ilan ang 3-year-old niya? 3-year-old animal niya. Okay? That is 10 units yun or 10 pieces. Ang tawag nila, 10 pieces. Okay? So, ilalagay natin. Kasi straight na lang natin agad. Patatagalin mo pa yun. Eh, ending value ang hinahanap eh, no? So, ang amount niya ay okay. So, ilagay natin sa formula. Magkano siya sa December 31? So, again, no, yung 2-year-old, 3-year-old na siya. So, dito natin titingnan. 120. Hindi naman nagbago. Sila pa rin yun, no? 10. So, ang balance natin ay 10 times 120. Yun, ganun ang gagawin mo. So, for the first item, no, na makukulate mo, ito yun. Okay? Next. Kasi, fair market value at the end ang hinahanap mo. So, we go straight to the fair market value. Magkano? Okay. Again, nung July 1, meron kang biniling 2.5-year-old. And no information whatever na whatever happened dito, no? Wala. So, we can presume na this is still in the possession of the company. Kaso, hindi na siya 2.5-year-old. Siya ay ilang year old na siya from July hanggang December. 3 years old na rin, no? 3 years old na rin siya. Kasi 2.5 siya nung July. E December ka nag-report. E di 3-year-old na rin siya. Okay, that is another 3-year-old animal. Ilan siya? Isa. Okay. Kasi ganun lang kadali natin maintindihan siya. So, although we have to report this, but in the meantime, eh, i-account muna natin siya isa-isa. 1-year-old, okay, no,
lagyan na lang natin ng hindi 1 year one hindi 1 year old 3 1 3 year old dito 3 I mean to say 1 piece na 3 year old 3 years old okay 3 year old na purchase siya no lagyan natin ng label para maintindihan nyo purchase July 1 yan yun eh yan yung purchase ng July 1 yung 3 year old na siya ngayon kasi we will be reporting this December 31 2.5 siya nung July since we are reporting sa December 3 year old na rin siya so isa so 1 piece na 120 is 120 okay that's it okay I hope everybody can follow okay next let's go back to the problem again so nakuha na natin yung dalawa no yung 2 year old 3 year old na ngayon 3 years old yung 2.5 3 years old na rin yung newly born nung July 1 no nung July 1 newly born siya no and nung December 31 that means to say kalahating taon na siya nun kaya meron na siyang edad na 0.5 year old 0.5 year old nung December 31 siya ay 80 pesos na again ang kinukuha lang naman natin dito fair value at December 31 eh mamaya natin bibigyan ng analysis yan okay so isang newly born nung July 0.5 year old na siya nung December that is 80 pesos so meron ka na ngayong newly born pa rin ba to hindi na siya ay meron ka nang 0.5 year old na no meron ka nang 0.5 year old. Okay? Lagyan natin dito newly born newly born July 1. So newly born siya noong July 1 o July ano yung ilagay natin? July 2 yata ito. July 1 lagay natin. Okay. Oh. Magkano daw eh isang piraso lang siya. Ang sabi dito sa problem, siya ay 80 pesos. Kaya 80 pesos siya. Okay? Oh. So tingnan natin kung na-account na natin lahat siya. Yung 2 year old, 3 year old na by December. Yung 2.5 year old, 3 year old na rin. So nai-add na rin natin kanina, no? So ilang piraso ngayon ang 3 year old na? Okay? Sa solution natin, that is supposedly 10 plus 1, 11 dapat ito, no? 11 units na siya. So we will go back to that mamaya. So remember, 11 na 'yan. 10 dito at isa dito. Pareho kasi silang 3 year old. Tapos sabi, yung pinanganak noong July 0.5 years old na noong December, so more or less wala na. Nakuha na natin lahat. Okay? Wala na tayong problema. Ito total na ngayon natin siya. O magkano lahat ngayon ang ating biological? O madali lang eh, oh. Kinuha ko na lang yung biological straight. Hindi na tayo nag paikot-ikot, no? Biological assets at fair value, no? Yan yan eh. So magkano natin yan eh i-report? Wala naman daw harvest. Ang tawag dyan, harvest. Pinagbili, namatay, harvest ang tawag doon. Wala namang
sinabi. So in short, sila pa rin yun. Okay? So magkano? 1 million tuloy. 1,400 pesos. Yan ang ating fair value ng ating biological assets. Okay, ayusin lang natin yung reporting natin. Ano ang lagi nating inaalala sa accounting? Double rule. No? Pagkatapos, and we find it that ang ating answer final na, yan ay i-double rule muna. Diba? Yan ang lagi nating huwag kakalimutan. Okay? Igit na alam natin to para maganda tingnan. Okay? O, yan. Pagagandahin ko lang yung report. Okay? O, gawin natin tong ayusin lang natin, ano, para maganda. Yan. Ang amount niya ay 1,400 fair value. Okay, highlight lang natin yung mga labels. Okay, na-answeran na natin yung una. Okay? Okay, next question. Balik ulit tayo sa question. How much, ito na ano ang analysis natin. Dito tayo mag-analyze. How much gain or loss due to change in fair value of biological asset should be recognized in 2020? Okay. Go back to the problem. Again, sabi, ang ating daw mga analysis or ang ating information, no, when it comes to changes in the fair value of our biological assets should be reported separately as to their physical change and yung isa yung price change. Ito na ang analysis natin dyan. Okay? Sige. Listen carefully. Yung animal na 2-year-old nung January as to change in prices muna tayo, no? Yung 2-year-old nung January, compare it to the 2-year-old in December. O, kita nyo, friendly yung problem. Meron nga. Again, yung 2-year-old nung January, i-compare mo sa 2-year-old ng December. Okay? O, sige, lagyan natin. This is, lagyan natin ng title, change in fair value due to price changes. Okay? So, yan ang ati talagang gagawin. So, sige. O, ano-ano present ngayon natin? Ayan, o, yun lang. O, dito ka ngayon magbe-base. Ano mga present na item mo? No? 3-year-old. But, again, in the analytical side, hindi siya 3-year-old. No? We will go back to the roots kung ano talagang original na kanilang, you know, that kasi nag-transform sila eh, from one number to another. Ang transformation nila, dati silang 2.5 naging 3. At yung isa, 2 naging 3. Okay, bibigyan natin ngayon dito ng analysis. Due to price change. Kaya kung due to price change, we will label it as original, no? Yung sa 2-year-old muna tayo, yung original muna nila. Yung 2-year-old
Kasi price muna eh ang ating titingnan. Yung 2-year-old, no, nung lagyan natin dito. Yung 2-year-old na yan, yan yung January. Para alam mo kung saan galing yan, yan yung January 1 record mo. Okay? Isampung piraso yan, ha? Sampung piraso. No? Let us compare the data. Yung 2-year-old nung January, ayan, at ang sabi, ang 2-year-old daw nung January ay 100. Versus 2-year-old nung December, 105. O, diba? Ulit, yung 2-year-old ng January versus 2-year-old ng December. O, sige, edi report na natin. Okay? So, that is, ilang piraso siya? 10. O, straight. Ah, hindi, mamaya. Baka mamaya, hindi nyo maintindihan eh. Kasi, actually, pare-pareho silang 3-year-old, pero dalawa pinanggalingan, isang January tsaka isang July. O sige, January muna tayo. Ilan sila? 10. Okay. O, hindi 19 yan ha. 10. Sorry, 10 yan. Okay. Kung 10 yan, ano daw siya, ang fair value niya ay magkano ngayon? Magkano sa December? Okay? Sabi, yung December na 105, pero siya dati ay 100. Okay? Pareho silang 2-year-old, no? Actually, 3-year-old na siya ng December. Pero ngayon, we will go back to the original kasi ang prices nila ang ating pag-uusapan. Okay? So, dati siyang, okay, sorry, dati siyang 100, naging 105. Parehong 2-year-old yung kinocompare natin. Okay. So, that is 105, no? Lagyan din natin dito yung, okay, ilagay na natin sa formula. That is 100, 105 minus 100. Yan ang ano nang per piraso yung naging problema, di naging difference kasi dating 100 naging 105 na. So mayroong increase siya, no? With the same year old na animal. Okay? So mayroon ngayon tayo ditong so 10 times ilan ang overall effect? 50 pesos ang naging diferensya as to change in prices, ha? As to change in prices. Okay. So, when it comes to price analysis, yung 2-year-old nung January, no? At yung 2-year-old nung December, nag-increase ng 5 piso isa. No? E 10 yung unit, 10 yung animal, edi 50. Okay? Next, yung atin namang para magkaroon lang ng correct identification, 2.5-year-old na ngayon tayo. Okay? Yung 2.5-year-old na. Ang yan ay nakuha nung July 1. Okay? Ilang piraso yan? Kung matatanda mo, 1 piraso lang yan. No? Let's go back to the information uli. Yung 2.5 noong July, ayun, no, meron ka doon, no? Prices lang ang titingnan natin, ay magkano na noong December? Ulit. Noong July, siya ay 108. Actually, 108 nga siya nabili. 108. Yung 2.5 ng July na 108, naging 111 na siya noong December, no? Sa 2.5-year-old. So, anong difference? 3 pesos. Nag-increase siya ng 3 pesos. O, sige, record na natin uli. So, ang mangyayari, go straight na natin. Again, 108 siya noong July, naging 111 siya noong
December. So, may increase na 3 pesos. O, yan. Lagay na natin 3 pesos. O, edi kunin na natin para mabilis. I-multiply mo ba yan? E, 1. Edi lagay mo na kagad dito. Mumultiply ko pa nga eh. Ano? Ayan, nag-aalit tuloy. Kasi hindi na dapat i-multiply yan. Dapat yan ay 3 na. Isa lang eh. Okay? So, 3 pesos. O, lagay natin dito as currency. Okay? Next, nakuha na natin. So, ano na lang ang hindi natin na-account? Yung pinanganak nung July. Yung pinanganak ng July, iko-compare din natin siya, no? Yung newly born ng July, ay iko-compare natin sa market value nung December para sa newly born din. So, yung newly born ay 70 pesos ang isa. Nung December 31, ang newly born, 72 na. So, ano ang naging impact or change in prices? Ganun lang kabilis eh. Oh. Newly born ng July versus newly born ng December. O, wag na natin patagalin. 2 pesos. O, newly born. No? Lagay uli natin, July 1 yan, para alam mo kung saan galing. Ilang piraso ipinanganak? Isa. O. Uulitin ko uli, para sigurado uli yung ating balance. Ang newly born nung July 70, ang newly born nung December 72, so maliwanag, nagkaroon siya ng increase na 2 pesos. Yun, 2 pesos naman ang increase niya. So, imumultiply mo pa, wag na. Okay. Yun, 2 pesos nga siya. Oh. Alright. O, sige. Tapos, that is all for the analysis for change prices. Okay? Yung due to change price. So, lagyan natin, extend natin dito yung overall effect niya. No? Hindi yan, ano? Hindi yan. Dito tayo. Itong i-add natin. Okay? So, magkano ang change in per market value due to price changes. Ayun, kitang-kita natin 55 pesos, ano? 55 pesos. Okay? Yan. Sige. Tapos na tayo sa price changes. So dapat maiintindihan mo paano mo ina-analyze yan, ha? Green ang kinukulay ko kasi nga agriculture to eh, no? IAS 41 is agriculture eh. Okay? Kaya ang title natin dapat green. Okay? So lagyan muna natin dito ng para meron tayong ano. Okay? So, changes in fair value due to price change. So, dito na ngayon tayo sa change in fair value. Yan ang dalawang report na kailangan mong gawin eh. Yung analysis should be reported separately. Kaya, yung isa, changes in fair value due to physical naman ito. That means to say, any transformation of the biological asset, transformation, no? As you keep the biological asset, it keeps on, it transform, no? To age, no? To its physical, how do you call this? Characteristic, sizes, no? Nag-iiba siya. So, kailangan nating i-account because of these changes, syempre, ang value niya ay nagbabago because of the physical consideration. Okay? So, hindi tayo malilito kasi
Ito yung latest category, ito naman yung mga previous or the original category, no? Madali lang. Oh, edi dito naman tayo ngayon sa physical change. Again, kung physical change, ano ang ating dapat bigyan ng consideration? Hindi yung price, kundi yung transformation niya. Again, ang mga items na we can consider for the transformation, yung 2-year-old naging 3. Yun ang nag-transform. Yung 2.5-year-old naging 3 at yung 0 naging 0.5. Ang dali lang, you know? So, since dalawa lang sila, no, na naging 3-year-old, ayun, you can combine na. Ayan na, oh, combine na. Okay? Madali na lang yan. But, please take note of the figures na gagamitin natin. Okay? So, since ito na ay fair value due to physical change, ang ating category na yung latest. So, 3-year-old na ngayon siya. Kasi yan na eh. Yan na ang pinaka-final transformation niya eh. So, yung 3-year-old, okay, o di ilagay na natin ilan na, kasi physical change na eh. Okay, so in that case yung kanyang final value, I mean kanyang fair value in December, no, mayroon ka na rito ang balance eh, no, nung December. Okay, but since transformation ang ating i-consider, sa 2-year-old muna tayo. 100 sa 2-year-old natin nung December, ha, 2-year-old nung December versus 3-year-old nung December, gano na. Kasi yung transformation niya ay ko-compare natin eh, yung 2-year-old naging 3, kaya yung 2-year-old nang December versus 3-year-old nang December. Oh, di ba? So magkano ngayon yan? Kasi physical change na nga. 2-year-old nung December versus 3-year-old ng December. So, magkano ang changes? 15. No? Please take note, ha? Ang comparison natin, yung edad. 2 and 3. Dito yan, yung galing sa 2. 2 and 3. Kaya, 120, no? No, previously do sa 2-year-old 105 siya, no, and nag-change siya physically, naging 120 na siya, 105 siya pag 2-year-old siya, e 3-year-old na siya ngayon, 120 na siya. So okay, go back again, siya ay ilang piraso 'yon? Ilang piraso 'yon? Isasama na natin yung isa kanina kasi we are not talking of prices na eh, yung units na eh. So 11 na sila ngayon, ha, 11. So ulitin natin yung dating, ay no we cannot kasi 2.5 nga pala yung isa. Okay, so ilagay uli natin sa hiwalay, 10 muna, maguguluhan kayo wala, unless sanay ka. Okay, so ulitin natin yung 2-year-old noon na December, ah, 2-year-old na December, 105, okay, versus 3-years-old na December. So, that is 15. Sa 10 muna tayo, yung naunang batch, 15 ang change. Okay? So, 10 times 15 is, wag na nating 150 yan. 150, okay? Sorry, madilim eh. 150. Okay, yan. Doon yan sa 10. No? Kasi 2 years old, naging 3 years old. Ang 2 years old kasi is sa December, ha? 105, naging 3 years old siya, naging 120. So, ang difference is 15 times 10. Okay. Dito naman tayo sa another 3-year-old. Yan. Yung isang piraso. No, yung isa. Ilagyan natin yung isa.
Okay? Tingnan natin para lang ma-analyze nyo. Noong December, ganun din naman pala. Oh. Noong December, siya ay originally, no? Siya ay 3 years old na rin. Okay? Ulitin natin. Noong December, okay, 2 versus 3. Ito naman, 2.5 versus 3 naman. 2.5 naman tayo kasi siya ay dating 2.5, hindi siya 2-year-old. So, ang kanyang transformation ay 2.5 noong December versus 3-year-old noong December. Okay, that's the difference eh. Kaya hindi ko pala may add kanina. Kasi itong 2-year-old, no, siya ay 105 naging 120. Pero yung 2.5, kasi 2.5 siya nag-start, siya ay 111, no, noong December, at naging 3-year-old siya, 120. So, ang difference nitong 2.5-year-old noong July ay 9 pesos. 9 pesos siya. Okay? Eh, isa lang naman siya eh. Okay? Walang problema. So, another is, sana nag-get ha, 9 pesos yan. Teka, ano ba yung ilagay ko? Okay. 9 pesos dapat yan. Okay? So, 9 pesos ito. Okay? Oh, yan na, nakuha na natin yung transformation niya na ng 2-year-old naging 3-year-old. 15 pesos ang lagi nating re-reviewin para maintindihan nyo. Yung 2-year-old nung December, ayun 105 naging 3 years old nung December din, the same month month na 105 and 120. Yun namang isa 2.5 nung December naging 3-year-old nung December. So, difference 9. Yun lang, ha? Ganun lang. Okay. So, ano na lang ang natitira? Yung newly, yung ano na, yung 0.5. Yung 0.5 years old na lang. Year old. Yan. Sino yung 0.5 year old na yan? So, siya yung pinanganak nung July. So, ano ngayon ang comparison niya? Ito na. That is, since ang ating pag-uusapan ay yung transformation, yung newly born nung December, 72, versus 0.5. Yun. Newly born nung December at yung 0.5 year old. So, anong difference ng newly born at naging 0.5 year old na siya? 8 pesos na. So, ang kinocompare natin, yung edad, ah, yung edad na, oh, newly born versus 0.5. Newly born is 72, naging 80. So, anong naging increase? 8 pesos, isa lang naman yung pinanganak. So, ang bait ng problem, kasi isa lang ang binigay. So, that is 8 pesos. Okay? So, 8 pesos ngayon ang changes. Okay? Ang taging change niya. So, magkano ngayon lahat yan? Due to transformation or to physical change. So, again, ito, formula natin to. Okay? Magkano ngayon siya? That is 167. Okay, wait ha. Huwag mo munang i-add. Why? So, kasi kung titingnan mo, may total ka na sana, no? Lagyan na muna natin. Sige, oh, total, oh. Total change. Total amount of change, oh. Change in fair value of biological assets, no? Kung titingnan mo, parang okay na, no? Kasi tingnan mo, i-add natin siya. I-add natin, ha?
Oh, sorry. Add natin. So, magkano lahat? 222, no? 222. Is that it? Is that the final answer, no? Kasi let's take into consideration yung binigay sa atin na guideline. Sabi rito, yung mga gains and losses, no? Sinabi na natin due to changes, okay? At ito ay re-report sa comprehensive income. Okay, no problem. Pero mayroon nakasulat dito. Newly born animal is immediately recognized as income. Income agad, basta pinanganak, income na siya. Eh, ang tinatanong kasi gain eh, no? Income yun, yung gain, yun ang tanong eh. How much gain or loss? Eh, definitely, sa nangyari, wala naman loss. Pero may gain. But how much do we have to report on in the year 2020 ng amount ng total gain? O, eh, kailangan i-consider natin yung binigay na guideline. Newly born animal is immediately recognized as income. Kaya, yon ang secret doon. So, we will still add yung recognition, no? Recognition of gain for newly born. Kasi may isang pinanganak eh. Eh, income daw agad yon pag mayroong newly born. Eh, magkano yon? Isa lang naman siya eh. So, ano ang i-recognize natin doon? Yung initial, ha? Yung initial recognition niya. Nung pinanganak siya, no? Nung pinanganak siya, no? Tingnan natin ang problem. Nung pinanganak siya nung July, yan, no? Born on July 1, ang initial recognition niyan ay biological asset, no? Credit, income. Income na agad siya. Eh, magkano daw siya nung July 1? 70. Kaya ito yun. Kaya isa lang naman eh. Kaya 70 ang initial recognition niya. Kaya i-add pa natin siya doon sa ating naging result. So, add 70. Due to physical change, ha? Hindi dito sa price change. Sa physical change mo ilalagay. Hindi sa price change. Okay? Sige. Yon ang kanyang guideline for that. Siya ay re-recognize income not in the price change but due to physical change. Kaya, yan na ngayon, i-highlight na natin yan ngayon. No? Dito, i-segregate natin. Supposedly, 222 plus 70. So, magkano na ngayon lahat ang dapat i-recognize natin na ano ang question natin? Question is, how much gain or loss? No? Total gain or loss. O, sige, di-total ngayon natin yan lahat. Ito, sinisegregate ko ng kulay para alam natin yun, no? Yung total nitong dalawa at inad pa natin yung initial recognition ng newly born, no? O, ayan. So, ang total natin ay magkano ang total change? O, 292. No, yan ang increase, no, for that particular sample problem, ano, para makita ng ano, i-highlight natin siya. Ano ito? Total gain, ano, yung increase in fair value due to change price and physical change, no? Price change and physical change, 292. Yan. O, eh, you can check kung meron tayong na kaligtaang mga na
tabulation, okay? Tsaka natin ngayon i-highlight ito para ma-recall nyo. Yan. At yung ito actually, no? Yan yun eh. Talagang ito yung pair value to physical change at yung birth. Ayun, yung dalawa, nung pinanganak. So, yan, yun ang magkasama. Kaya, pag tinotal mo sila, bigyan natin ng ibang kulay yung total na. So, pag tinotal na yon, iba na kulay. Ayun, 292 na. Okay? So, ano ngayon itong 292? That is the answer to number 2. Eh, dito natin kaya alagay para maalala mo. No, that is 292. 293 nakalagay. 292. Yan. Pesos. Yung kanila, fair market value na. Lagyan din natin dito para maalala mo. $1,400, di ba? Yan yung kanina. $1,400. Yan yung total fair value. Ito yung change. At ang third question, how much of the total gain? So, how much daw dito? From the changes in fair values of biological asset is attributed to change in prices. Huwag na natin patagalin. Ayan, kitang-kita natin eh. So, magkano daw? 55 pesos. Ayan, no? Ngayon, asan yan? Kailangan pa bang i-compute yan? Ayan, no? Ayun, ito yon. Due to price changes, 55 pesos. Yan yung answer. So, ayan. Yan ang isang sample ng ating problem about or yung mga tinatanong na, no, about biological asset. Okay? Sige. So, I hope maintindihan. Okay? At madali namang intindihin eh. You can just go back to the video, no, kahit pabalik-balikin mo yun kung hindi mo magets. Ayan naman ang tabulation eh. So, I hope na naintindihan yan. O, ayan, may answer na tayo. Okay? And always look for the, always remember this. No? Again, that's all for the, okay, let's, for a while, no? Sayang ang oras, idiretso na natin, ano yung mga journal entries. So, sige, mamadaliin na lang natin, sama na natin yung journal entries. Papaalam na sana ako eh. Okay, journal entries. Sige, lagyan natin. Journal entries. Sige, mabilisan lang to. Okay, so, siyempre, ano yung una? Ang una nangyari, ang kauna-una nangyari, no? Nung, lagyan natin ang date dito para mabilis. July 1. Ano ang mga nangyari nun? That is biological assets. Okay? So ang debit natin, no, dito natin ilagay ang ating debit dito sa column na to. Okay, and this is credit. Okay, para mabilis. Anong unang nangyari? Merong kang, so look at the problem, ano na nangyari? Originally, meron ka talagang 10. Tapos, meron kang binili nung July. Okay? So, ang entry natin is biological asset and credit. No? What is our credit here? Cash, kung binili natin siya. So, wala naman sinabi. Definitely, cash yan. Hindi man sinabi on account. So, ilan ba yung binili? 108 eh, no? Isa. 108. Oh, sorry. 108. Madilim eh.
okay, at 108. Okay. In pesos yan, ha? Okay. Okay. O, lagyan natin dito ng magagandang, pinagaganda ko yung ating report. Okay. Eh, sorry kung hindi, yan, para kasya. Yan, para pantay ng konti. Yan. Tapos naman na tayo sa taas. Okay. O, next natin na nangyari, July 1 din. July 1, no, may pinanganak. So, biological, madali na yung entry. Assets, kasi pinanganak isa, di biological asset lang. Actually, kahit itong isa, dapat walang asset to, no? Turuan ko kayo, eh, baka mamaya sabihin nyo, eh. Okay? Alisin mo tong S, yan. Kasi isa lang, eh. Biological asset. Okay? Ba't category, no? Biological assets yan sa financial statement. Okay? Dito lang sa entry, kasi isa lang naman talaga siya. Okay? So, pinanganak. So, magkano daw siya nung initial na pinanganak? 70 pesos yan eh. Okay? Yan. 70 pesos. Siya. So, anong sabi? Pagka daw pinanganak, ano? Siya ay immediately income. No? Income due to changes in physical ay due to para mas maganda baliktad eh due to physical change in biological asset. Okay, yan. Basta yan na ang ating entry. Income siya dahil pinanganak siya. Okay? Sabi, basta pinanganak, siya ay income. Biological asset, income due to physical change in biological asset. Okay, tapos, nung December na, yan niya yung adjustment. December, $31. Okay? So, ano ang nangyari? The biological assets o magkano yung overall change niya? Ayun, no? $292. Okay? Yun. Ilalagay na natin. $292. Kasi all of those are all gain, ano? Biological asset. $292. Kasi ang gagawin mo lang naman para magkaroon ka ng understanding sa component eh you will look at the financial statement, no? Sabi diyan merong notes. So that should be the FA should have a notes, no? Showing the how do you call this? The reconciliation of the carrying value from the original or from the previous starting and the ending fair value of the biological assets. So, actually, this will be shown, more or less, this will be shown sa FS mo. Ito. Kasi ito yung analysis natin. Eh. Yan. Yan ang lalabas sa notes to financial statement. So, ang ating entry dito, okay, total gain na yan. Yan na ngayon ang total gains due to increase in fair the gear, no? Fair value of biological assets. Ganda, ayan. 292 o 302 na mo na ilagay 292 yan. So okay, so more or less yan ang entry.
Dalawa lang naman yon, ano, July nung pinanganak at may binili. At yung overall na analysis, no, we arrive at 292. Saying it all, the transactions sa 2020, na-cover na yan dito sa analysis mo. Okay? Highlight ulit natin dito. Alam naman tayo, si Boy highlight tayo eh. Lahat niya highlight. Okay? Highlight din natin yan. O yan, o. Okay? So, that's all. And I hope na naintindihan. So, happy accounting to everybody.